Magandang araw sa iyo, kapatid. Pwede ba kita makwento ang sandali? Kasi merong akong sasabihin sa iyo na good news at bad news. Gusto mo unahin natin yung bad news muna para mamaya meron pa tayong good news na pag-uusapan. Sige, mag-umpisa na tayo. Meron kasing sinasabing verse sa Bible sa salita ng Diyos dito sa Romans chapter 6 verse 23. At sinasabi ng verse na to ay ang bad news at good news natin. Sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Unahin po muna natin yung word na kabayaran. Ano ba ang kabayaran? Ang kabayaran ay isang kapalit ng mga bagay na nagawa natin. Halimbawa, tayo nagtatrabaho, tayo babayaran. Tayo ay nag-aaral sa school, meron tayong grades bilang kapalit ng ating ginagawang pag-aaral. Tayo ay nakagawa ng krimen, tayo ay magbabayad sa batas. Meron din sinasabi rito na kasalanan. Ano ba sa isip mo ang kasalanan? Sa Bible kasi, ang mga kasalanan ay yung tinatawag na inggit, galit, pagsisinungaling, pagnanakaw, pagnanasa sa kapwa. At yan ay mga bagay na nagagawa nating lahat. Ako nga, kung ako ay nagkakasala ng isang beses sa araw at ako ay 10 taong gulang na, halimbawa, so sa 365 days, sa isang taon, times 10 years, ako ay may 3,650 na kasalanang nagawa na sa aking buhay sa loob ng 10 taon. Kamatayan. Ano nasa isip natin pagdating sa kamatayan? Sa Bible kasi, ang kamatayan ay pagkawalay. Ang ating kaluluwa ay mawawalay sa ating katawan. At meron pang pangalawa ibig sabihin nito. Ito ay pagkakawalay natin sa Panginoon. So, ito tayo, ang tao, ay nawalay sa Diyos. Hindi tayo makapunta sa Diyos dahil sa ating kasalanan na babayaran natin ng kamatayan. Ang ginagawa natin, relihiyon, mabubuting gawa, yaman, katanyagan, relasyon, pero lahat ng ito ay kapos at hindi tayo makakatawid kung saan naroroon ang ating Panginoon. Ngunit, sabi dito, yung word na yon, ngunit, pagka po binanggit ng ngunit, ibig sabihin, yung mga salitang binanggit bago yung salitang ngunit ay pwedeng mabaliktad pagkatapos ng salitang ngunit. Tulad na lang nito, ang walang bayad na kaloob. So, ang kaloob ay kabaliktaran ng kabayaran. Ang kaloob ay isang gift o isang regalo. Ito ay binibigay sa atin ng libre at walang bayad. At ang kinakailangan na lang natin gawin ay tanggapin ito sa nagbibigay sa atin. Sino ba ang nagbibigay sa atin nito? Ang Diyos ang nagbibigay nito sa atin. Ang walang bayad na kaloob ng Diyos. So ang Diyos ay mahal ka. At meron siyang gustong ibigay sa iyo na isang kaloob na walang bayad na hindi na kinakailangan nating pagbayaran sapagkat siya na ang gumawa ng paraan. Ano yung binibigay sa atin ng Panginoon? Ito ay buhay na walang hanggang. Buhay na walang hanggang. So ito yung makakapiling mo ang Panginoon at hindi ka na mamatay, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magugutom sa kanyang piling doon sa langit. Ito yung gusto ng Panginoon na makamit natin. So itong bad news ay pwedeng maging good news kung paano mangyayari ito? Hindi nga tayo makakatawid kung tayo ay tatanggap sa Panginoong Jesus. Yan. Sinabi dito,
Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang Panginoon na ang gumawa ng paraan para tayo ay makatawid patungo sa Diyos at hindi tayo mapahamak. At ang ating lang dapat gawin ay tanggapin ang kaloob ng Panginoon ito na walang bayad. Nang sa gayon, tayo ay makakatawid kung saan naroon ang Diyos dahil siya na ang gumawa ng paraan. Kailangan lang nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya na yung masusunod sa ating buhay, hindi na tayo. Ayon sa Romans 6:23. Kaya kapatid, kung ito yung gusto mo mangyari sa iyong buhay, gusto mo ng kaligtasan mula sa bunga o kabayaran ng ating mga kasalanan, pwede mong maanyayahan kita sa isang maikling panalangin o pagtanggap sa ating Panginoong Jesus? Sumunod ka po sa panalangin ito. Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. At humihingi po ako sa iyo ng tawad sa magitan ng ginawa mo sa krus. Ikaw po, Panginoon, sa araw na to, ang masusunod sa aking buhay. Sa tanging pangalan po, Panginoon Jesus, Amen at Amen.